nice. So ayan, ito na naman, mga ka-anything, mag-vlog na naman si Ate Girl. So pupunta tayo ngayon kay Aling Lusing. Hi Mark! Hi Anne! Ayan, mga kasama ko mamaya na mag-re-review doon sa sisig ni Aling Lusing kasi isa ito sa mga masasarap na sisig dito sa Pampanga. At excited na akong muling matikman ito at i-share sa inyo yung experience at kung paano ba ginagawa, kung paano yung proseso ng paggawa ng sisig ni Aling Lusing. So kung gusto nyong malaman, syempre panonoorin nyo itong video hanggang mamaya, di ba? I'll see you later! This is it! Pansit! Aling Lusing the Sisig Queen! So ayun, kainitan no? Andito na ako kay Aling Lusing! Hi, Aling Lusing! OMG! Ito na yun, mga ka-anything! And now, nandito na po tayo kay Aling Lusing and I'm with Mark. And of course, kailangan na namin i-review ang best sisig in town dito sa Pampanga. And I hope, no, maganda yung maging experience namin kasi nagugutom na talaga kami ni Mark. Hindi kami nag-breakfast. Hindi din ako nag-dinner kagabi para sa sisig na to. Ganun ka-legit, no? So Mark, ano, ready ka na ba? Yes, Mom. So, oh my goodness, eto na. Ito yung excited. Yeah, parang hindi na excited. Gusto ko hampasin eh. So kakain na kami in a while. Hintayin lang namin yung order. So nakikita nyo naman yung place. Sobrang simple lang anong place niya. Kung makikita nyo. Uy, di ba? Kinukuha tayo ng liwanag dito. Charot. So ayan, sobrang simple lang po ng place dito. Pero sobrang sarap ng sisig nila. Kaya kung ako sa inyo, itatry ko na ang Aling Lusing sisig. Isa sa pinakamasarap na sisig dito sa Pampanga. Mark, ano na? Excited na. Gusto ko yung excited. Nahihiya ka ba, Mark? Nahihiya siya sa camera pero mahilig talaga sa sisig to, promise. Ito ako sa kitchen nila. Oh, di ba? Bongga. Wow! Kuya mahihiyain. Nahihiya sa akin. Ay, kuya. Hi. Ano pong name, kuya? Kuya Nico. Hi, Kuya Nico. Tama po ba? So, kuya, sa isang araw, mga ilang sisig yung napapo-order natin? Ah, iba-iba eh. Misang 200 pieces, 200 na ulo. Oh my God! Ganon! Kuya, kung may masishare kayo, parang ano ba yung pinaka-unique sa sisig ni Aling Lusing? Ay, pinaka-unique. Talaga unique siya. Yung originality talaga, di mo mawawala yun. May sikreto yun. Naku, may sikreto. Hindi natin pwede i-share kasi secret siya. Oh my God, Kuya Nico! So, Kuya Nico, sa mga nag-order sa inyo, parang, ano yung parang sinasabi nilang kakaiba dun sa sisig nyo? Kahit konting hint lang. Basta sinasabi lang nila talaga, ibang-iba talaga yung lasa ng sisig ni Aling Lusing. Naku, hindi ko makukuha yung secret! Basta ibang-iba yung lasa. So, okay po, kuya. Thank you so much po, kuya. And babalik na ako sa process ng paggawa ng sisig ni kuya. Ito po yung process kung paano nila ginagawa ang kanilang napakasarap na sisig. At ito po ay isa sa pinakamasarap na sisig dito sa Pampanga. Ayan. Kuya, original pa ba itong ginagawa nyo? Ito pa ba talaga yung recipe ni Aling Lusing, kuya? So, ito ginagawa yung order na. Ano next? Titimplahin na po. Titimplahin na. Ay, excited na ako. Oh my God! Oh, OMG! Kung makikita niyo, sobrang legit ng sisig ni Aling Lusing. At na-excite na ako kung paano titimplahan ni kuya ko. Kuya, na-excite ako sa pagtimplahan.
na mo ng sisig. Ay, medyo mahihain yung ano, no? Pero okay lang yan. Mga kainitinas, you can see kung very traditional yung mga gamit na nakikita natin ngayon. Tignan nyo naman, di ba? Tapos kung paano yung paggawa ni Kuya, paano yung pag-shop niya sa sobrang tender na mga pork na ito para maging easy na later. Sobrang legit ng dami na ito. Siyempre, ang bonggang-bong ng kalamansi ni Mayor. So, ito na po. Hello, ate. What's up, madlang people? So, ito na po, ginagawa na po yung kanilang sisig. So, una po ay, yung unang kalamansi ay pinitiga ng bonggang-bongga para sa mas masarap na ingredients ng ating sisig ni Ate Lucy. Alam kong inam po yung nilagay ni ate, pero ang alam ko lang po ay kalamansi ito at suka. Ayun, pamintang. Gulo. Salty. Kaninang asin. Kaninang pabechi. Ang pampalinlam lang po ay ang atay ng manok. Ganito pala yung paggawa at proseso ng paggawa ng sisig ni Aling Lucing. Ayan. At sa tabi ko na lang yung sikretong ingredients. Char! Sa mga balak mag-business ng sisig, lalang, balakin nyo lang, push nyo yan. Pero ang sikreto ng Aling Lucing ay kay Aling Lucing lang. Inihalo na po dito yung kanina na nilagay na suka, kalamansi, asin, bechin at ang pampalasa na atay ng manok. Pati nahalo na po ngayon ang mahiwagang sisig ni Aling Lucing. Grabe, kumakasig mo talaga sa picture. Parang gusto nyo na lang kumain. At ang next ko ay nilagay na po ang bonggang-bonggang sibuyas. Ayan. Baka may kakaiba sa sibuyas na ito, hindi ko lang talaga alam. Pero sibuyas lang talaga yung nilagay. Grabe. Gusto ko ulit kumain. Kakatas ko lang kumain eh. Ano ba itong sisig ni Aling Lucing? Nakakatakam naman. So, eto na po ang mahiwagang sisig ni Aling Lucing. Ayun. Nakuha ko na talaga kung paano nila ginagawa. Thank you so much, Aling Lucing. And mga ka-anything, tapos ko na pong nakuha. No, nakuha na ng process kung paano gawin ang mahiwagang sisig ni Aling Lucing. Kaya magpapaalam na po ako sa kitchen ni Aling Lucing. Thank you for having me. I'll see you soon! Grabe, worth it yung pagpunta namin dito, kahit mainit pa. Thank you! Nag-extra rice! Nag-extra rice! Sabi niya dito, nag-extra rice! Wala, finish na, sinungaling. Sarap! Grabe! Dadayuhin mo to, friend. Dadayuhin mo si Aling Lucing. Kung nasa ang party ka man ng Pampanga. Or sa ang party ka man... Kung sa ang party ka man. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Charot! Ang sarap. Parang ano, yung pwedeng papakin na lang. Ano? Kasi may ibang sisig yung nakakaumay. Yung hindi mo siya pwedeng papakin na tol, pero ito pwede mong papakin. Kulang na lang po ay San Mig Apple. Ay, pabebra, San Mig Apple.
nakakaiba din yung tokwa nila dito. Sobrang lutong. Tignan mo. Iba. Parang chips. Charot. Chips! Charot. Nakakataba dito, girl. Parang ang gulo ko dito. Yung kasi mataba ka naman talaga. Upang eat, ano. Marika mo siya. Sarap. Super busog. Busog na siya. Nag-extra rice. Sabi niya hindi siya mag-extra rice. Eh di wow. Sarap. Nasak na wasa. Nawasak na wasa. Lana B? Kinain Lana B? Ubus na B? Ubus na B? Oh, ubus na B? Naubos. Oh my God, Mark. Ginagawa mo. Ang tokot ba, boy B? Tokwa na lang yung natira, B. So, yung gusto ko lang pong magpa-thank you sa sobrang accommodating, no? Ng mga employees ng ating Aling Lucing. Kay Kuya Jun, thank you so much, Kuya Jun. Hello, Kuya Jun. And syempre, kay Kuya Nico na sobrang bait din na pinagbigyan ako na makita yung proseso ng paggawa nila ng sisig. Thank you so much po, Kuya Jun. And thank you so much po, Kuya Nico. I'll see you soon. Bye!